sa ngayon nga kasi, wala pang existing na every 3 years. Oh, yeah, oh. So ngayon ito, base pag ito po ay naipasa na natin, I mean, naaprubahan ko na, magiging policy na po ito. At kailangang sundin ito ng ating mga kinaukulan. At ako'y naniniwala na because of this recent situation, at saka pati siyempre sa clamor ng ating mga kababayan at sa inyo na rin, eh talagang ito po naman ay gagawin ng ating mga pulis at ng ating pamunuan. Opo, General, nababanggit ninyo napaka-importante nitong mga test na to. So all the more, dapat maging maingat tayo dito sa suggestion ni Pangulong Duterte na bigyan ng armas, payagan ng maghawak ng armas itong mga civilian groups para tumulong po sa PNP. Yes, tama yun, Joyce. Gusto ko lamang liwanagin at ito may lagi na pag-uusapan. Alam niyo po, sa existing batas natin, eh matagal na naman si mismong si Senate President Tito Soto nagsabi na talagang ang civilian, they are armed already based on the existing protocols. Meaning to say, may mga civilian tayo talaga na pagkatapos na mag-apply at binigyan ng permit, eh nakakapagdala na ng baril. So, andyan na po yan. Pero liwanagin natin na hindi police o hindi gobyerno ang mag-aarma dito sa mga civilian volunteers na ito. Ngayon, doon po sa agam-agam na iba, for example, ng iba nating mga babatas na sinasabi na dapat magdalawang isip ang ating pulis dito sa planong ito. Wala po kaming plano na baguhin yung ating proseso ngayon. So kung meron pong babaguhin dyan, luluwagan at aarmahan, eh kailangan po ng batas yan. At mismo sa mga lawmakers po, manggagaling sa ngayon yan. So ngayon, kung ano yung existing na ginagawa natin, yun po ang ating gagawin. Meaning to say, ang mga civilian natin, whether ikaw ay volunteer o hindi, ikaw ay member ng media, ikaw ay lawmaker, or kung ano man ang iyong katatayan sa buhay, even sa police, sa personal capacity, kung gusto mo magkaroon ng baril na personal mo, ay dapat mag-apply ka at kung makapasa ka sa mga parameter, including neuropsychiatric test and drug test, ay dun lamang ikaw bibigyan ng pagkakataon. So ulitin ko po, volunteer ka man o hindi, meron tayong proseso at yun ang ating susundin. Walang babaguhin unless baguhin po ng ating mga mababatas itong provision na ito. At para po sa ikaalis ng kamag-agam, even ng ating CHR, ang ating police, alam naman po namin, kami po ang main law enforcers natin. At yung ating mga kababayan po, hinihikayat lang namin tumulong. Yung mga force multiplier ay para po magbigay lamang ng mga informasyon at hindi sila ang magsagawa ng enforcement. Even though may sinasabi ni tayo sa sitwasyon na kinakailangan, meron tayong citizen's arrest at siya naman ay nakasaad po sa ating konstitusyon or sa ating batas. Apo, so wala po, ulitin ko po, wala tayong binabago dito. Ang pinatutupad natin kung ano ma existing laws at uulitin ko, hindi natin aarmahan o hindi natin bibigyan ng baril itong mga civilian. Kagaya ng iba, they can enjoy that privilege kung sila po ay kwalipagkado. Apo. General, meron po ba tayong kakulangan ngayon sa police force? Kasi may mga ibang mambabatas nagsasabi na instead na meron tayong mga civilian groups na tutulong sa PNP, why not mag-hire na lang tayo na mas maraming police? As we speak, meron po ba tayong kakulangan sa mga police? Joyce, patuloy naman ang pag-hire natin. Kasi alam mo, dumadaming populasyon, maraming nagre-retire, at hinahabol natin yung police population ratio na ideal naman is to 500. Kaya tuloy-tuloy ang pag-recruit dahil tuloy-tuloy naman ang pag-retire natin. So, yung kakulangan, ay naandyan palagi yan. Pero ang point natin, ay maliwanag naman na hindi naman namin inaasa sa ating mga kababayan ang enforcement. Pero, laging sinasabi natin that peace and order is a shared responsibility. At kung kinakailangan na lahat ng ating mga kababayan nagbabantay, nagbibigay ng informasyon, at laging aware sa nangyayari, yun ang kailangan natin. That is the essence of this force multiplier. Kaya nga po, di ba, sa totoo lang, hindi ba naman talaga namin kayang bantayan ang lahat ng sulok at kanto ng ating mga pamayanan. Pero in the presence of force multiplier, itong ating mga barangay tanod at iba pa ng mga members ng ating advocacy support groups, sila ang nagbibigay ng informasyon sa atin. Pero hindi sila umaakto ng mga pulis. Sila lamang po ay volunteer just like any responsible citizen ng ating pamayanan. Kayo ba, General, ay sumasang-ayon na okay, volunteer ka against crime, pero hindi ka dapat armado dahil baka abusuhin o, lalo na kung bibigyan natin ng pagkakataon itong mga tao na ito na isagawa ang citizen's arrest? Abayan, parang ibabalik ko po yan sa kagaya po sa inyo na isang civilian. Volunteer ka man o hindi, gusto niyo po magkaroon ng baril? Kasi meron kayong karapatan eh. I mean, meron kayong pagkakataon base dun sa ating existing na batas. So I mean to say, yung mga volunteer, just like any citizen of the Philippines, may iba'y batas po tayo at tayo naman ay nilatag ng ating mga mababatas, ng ating pamahalaan na
kung gusto niyo magkaroon ng baril, mag-apply kayo, whether volunteer ka o hindi. Uh-huh. Pero susuot kayo doon sa butas ng karayom na sinasabi natin na meron tayong proseso na gagawin. So, binabalik ko po sa ganong sitwasyon na, well, una kasi, itong volunteers na sinasabi natin ay mga tao rin yan na binibigyan ng protection sa sarili nila. So, kung sa tingin nila na kailangan nila i-avail yung benefits or privileges na yun na ibinibigay din naman sa mga gun enthusiasts, sa mga lawmakers, sa members of the media, o iba man, eh karapatan nyo po yan. Hindi natin pinagbabawalan yun. Pero dumaan kayo sa tamang proseso. Opo. Ano hong reaksyon nyo sa sinabi ni Senate Minority Leader Frank Drilon na kapag inarmasan natin ang mga civilian volunteers, ay nangangahulugan na inaamin po ng administrasyon ang failure o kabiguan na magbigay ng seguridad at proteksyon sa bawat Pilipino? Yes, kabayan, hindi po. Kasi para lang po yan ang bakit natin inaarmasan yung mga nag-a-apply ng mga gun enthusiasts. Bakit yung mga lawmakers natin nag-a-apply din ng baril at nabibigyan natin? Kasi po, pumapasa sila sa mga requirement. Ano po pagkakaiba ng isang lawmaker sa isang volunteer or ordinary citizen na gusto rin mag-avail ng mga benefits and privileges ito as long as qualified sila? Alam niyo po, huwag natin isipin na volunteer yan o hindi. Huwag natin isipin na sila ay members sa advocacy group na talagang gustong tumulong sa ating pamahalaan na according doon sa kanilang mga provisions lamang na nakalaan para sa kanila. So ganun po yun, hindi po natin ito isipin na aarmasan natin, nililiwanag natin, hindi natin sila bibigyan ng baril. Kung sakali na sila ay kwalipikado, just like a lawmaker, just like a member of the media, ay bumili sila ng baril nila. So ganun po ang proseso natin. Wala tayong binabagong batas ngayon. Ang ating kapulisan ay mag-iintay kami ng pagbabago ng batas na yan po ay magagaling sa ating mga lawmakers.